Itinuring na breakthrough ng Solicitor General para sa isang legal na aksyon ang nagmatch na fingerprint sina Mayor Alice Guo at Chinese national na si Guo Huaping. Pero gusto pa niya ipasuriin sa mga abogado ni Guo na pinayuhan pa siyang tumakbong muli sa 2025 elections. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito ang alien fingerprint card mula sa NBI Master Files na naglalaman ng fingerprint ng isang Guo Huaping na isang Chinese national. Base sa dokumentong may petsang March 2006, ipinanganak si Guo sa Fujian, China noong 1990 sa amang si Guo Jianzong at inang si Li Wenyi. Ikinumpara ito sa fingerprint ni Banban Mayor Alice Guo sa biometric printout ng NBI. At ang resulta, si Guo Huaping at Mayor Guo ay iisa. Pero ang kampo ni Guo, susuriin din daw ang mga sinasabing fingerprints sa oras na ginamit itong ebidensya laban kay Guo. I'm sure gagamitin nila yan sa pag-file nila ng mga cases. So that will be the best opportunity for us to examine the validity, genuineness, due execution, at saka source ng mga documents na yan. Ang source niyan, may chain of custody gaya dyan eh. Paano yan? Saan nagaling yan? Sabi ng Solicitor General, breakthrough ang findings ng NBI. Ayon kay Soljan Bernardo Guevara, pinag-aaralan nila kung tatayong mag-isa ang co-warranto petition o kung kailangan ng iba pang legal action. Ano man daw ang isasampa ng Office of the Solicitor General, iba pa ito sa administrative o criminal action na maaaring i-file ng Ombudsman, Department of Justice at iba pa. Ang co-warranto petition ay paraan para ma-question ang karapatan ng isang tao na humawak ng pwesto sa gobyerno. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, sa co-warranto, mababaliwala ang pagka-mayor ni Guo mula umpisa. Bukod dito, nirekomenda ng Philippine Statistics Authority sa Solgen na ipakansela ang Certificate of Live Birth ni Guo. Kung irregular yung birth certificate, walang isang essential na dokumento para nakapag-file siya ng certificate of candidacy in the first place. So, kumbaga, the rug will be pulled out from under the campaign she conducted, the electoral victory she posted, at yung pag-upo niya ngayon bilang mayor. Naniniwala naman si Senator Sherwin Gatchalian na solid na ebidensya ang findings ng NBI. Sabi niya, hindi na pwedeng ma-deport ang mayor sa China. Marami daw kasi itong mga kasong haharapin sa Pilipinas. Iniimbestigahan din ng Ombudsman si Guo at pinatawan ito ng preventive suspension kaugnay sa graft charges na isinampa ng Department of Interior and Local Government. May nakasamparing reklamo laban kay Guo sa DOJ kaugnay sa human trafficking na nag-ugat sa niraid na Pogo Hub sa Bamban. Pero kulang-kulang 4 na buwan na lang sa Oktubre, filing na ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa iba't ibang posisyon. At ayon sa abogado ni Guo, pinayuhan niya ito na tumakbo muli bilang mayor. Ako, ina-advise ko siya tumakbo para naman yung mismong bayan ng Bamban ang humatol sa kanya. Hindi yung mga technicalities na binabato sa kanya. Okay. Sabi ng COMELEC, kung walang final judgment laban dito sa hukuman, walang hadlang sa filing ng COC. Pero pwede rin itong ma-question sa COMELEC. Bago yan, maaari din daw nilang kasuhan si Guo sa korte kung may ebidensyang nagsinungaling siya sa kanyang Certificate of Candidacy nung tumakbo ito bilang mayor. Violation ng Omnibus Election Code, lalo na yung misrepresentation. Yung misrepresentation, ito yung hindi pala siya Pilipino. Kaya dahil sa mali yung kanyang pagkakadeclare. Basta po meron ng findings ng OSG, huwag po mag-alala ang lahat. Gagawin po ng Commission Election. Duty naman po namin yan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.